usap-usapan. Maritis ka. Ganun din po kasi yung usap-usapan nga po na... Usap-usapan nga? Sino nga nag-usap? Alam nga naman, narinig mo lang yung sa radyo? Sino? Sige, sabihin mo, sino nagsabi na 1.7? Para maniwala ko sa'yo na hindi ka nagsinungaling. Sino nag-usap? Narinig mo? Sige. Wala po yun. Ha? Wala, narinig mo, tapos walang nag-uusap. Honor, pasensya na po kasi... Hindi po kasi ako makapag-isip kasi po may panareceive na rin po kasi ang Napulcom na charge po namin eh. So, ha? Kailangan po namin maghanap ng abogado pa kasi wala. Alako, pabugado-ubugado ka na ngayon. Akala ko, matino ka na babae. Ngayon, pabugado-ubugado ka na. Kalimutan ko na po kung saan ko na, kung kanino ko po nadinig. Ang hirap naman po. Uy! Uy, kababaw mo naman, Iha. Uy, kababaw mo naman. Masyadong mababaw yan ay... Ganito na yung training natin sa ating kapulisan, mga generals. Ha? Generals, what is happening to our PNP? Pati babae? Marunong na magsisinungaling? Policewoman? We during our time, we held our policewoman in very high respect dahil sila yung pinakalas na magsinungaling. Pero ngayon, ganyan na, harap-harapan na magsinungaling, malangaya. You said, hindi ka kasama doon sa pag-raid. Ngayon, pagdating sa pera, alam mo na 1.7 million ang nakuha ninyo doon sa Malita. Yo, no, hindi po kami nakakuha noon. Nabalitaan ko lang din po, kaya sinabi, may pera po na, ganun nga po na. Nabalitaan? Yes, yun. No. Nabalitaan? Yes, yun. No. Hindi mo nakita ang pera? Hindi ko po nakita yung pera. Hindi ko po nakita yung pera, Your Honor. Eh, bakit ikaw sumasagot kay Banyes? Hindi mo pala nakita ang pera. Hindi mo nahawakan ang pera. Tapos ikaw ang malakas magsabi, mag-claim, na 1.7 million lang yun, sir. Ha? Paano yun? Hindi mo nakita ang pera, hindi mo nahawakan ang pera, pero ikaw nag-claim na 1.7 million lang yung laman ng Malita. Paano nangyari yun? Nabalitaan din po. Nabalitaan? Kanino mo nabalitaan? Sa mga usap-usapan. Usap-usapan? Maritis ka. Ha? Maritis pala to. Usap-usapan? Gusto mong pakita ko sa iyong video? Kung gaano ka, how convinced you are, how convinced you were that only 1.7 na talaga yun, sir. At ribosura, ikaw pa eh, parang nagpapakita ka pa ng galit kay Gonzales. Dahil nga, nag-i-insist si Gonzales na malaking halaga yung pera sa Malita na yun. At nung lumabas ka galing sa CR, sabi mo pa, hindi yun, sir, 1.7 lang yun. Galit na galit ka pa. Alam ko ikaw, napakamaro ka na operative eh. Ha, manoy ka masyado na operative. Alam ko yung pananalita mo eh. Pag isang maro na operative, alam ko yung style eh. Paano mo nalaman na 1.7 million lang yung pera sa Malita? Hindi ko po alam, Your Honor. Eh, paano ka naga second demotion kay Malanghaya na 1.7 million lang? Hindi po ako nag-second demotion, Your Honor. Gusto mo ipakain ko sa iyo yung video? Wala po akong sinabi, Your Honor, na 1.7. Anong sinabi mo doon sa harapan ni Gonzales? Anong sinabi mo sa harapan ni Gonzales? Apo sa pera. Gonzales, anong tinanong mo doon? Your Honor, yun nga po ang tinatanong namin ni Lieutenant Amirol, kung anong laman ng mga maleta na mga binuhat nga po ng SOU4A at saka ng IFLD. Anong sagot sa'yo ni Rebusora? Ang alam kong sumagot po sa akin ni si Sergeant Mananghaya, sabi niya 1.7. Ang sabi po ni Sergeant Rebusora, alam naman daw ni Mayo kung ano yung mga alaman nung bodega niya. Mayo, magkano laman nung Malita na mabigat na kinarga nila? Na pera? Your Honor, I invoke my right to remain silent. Ikaw na nga tinutulungan dito eh, dahil pera mo yun eh. Tapos pa-invoke ka pa. Ha? Tinutulungan na nga kita ma-recover yung pera mo na ninakaw ng kasamahan mo. Kahit na masama kang tao. Tinutulungan ka pa rin namin dahil masama yung ginawa nila. Ninakaw nila yung pera mo. Linding yun eh.
lending company yun, therefore may pera talaga. Natulungan ka na namin ma-recover yun, invoke-invoke ka pa dyan. Ha? Pera mo yun, lending mo yun. Napakalaki ng lending company ninyo dahil it was run by drug money. Ha? Napakalaki yung pera ng lending mo. Sergeant, sige. Mr. Chair, Sergeant Mayo, the question of the chair, si Senator Boto, is not incriminating. So you better answer the question of Senator Boto. And please do not invoke your right to remain silent. It will not incriminate you. Your Honor, may I consult with my lawyer? Okay lang, sige. Your Honor, I invoke my right to remain silent. Ito, abogado mo. Attorney, are you sure you're giving the right legal advice to your client? Because the question of Senator Boto is not incriminating to your client. Are you sure you're giving the right advice to your client? Tinutulungan na nga namin eh. Hindi naman dami kayo tinatanong kung sa'yo ba talaga yung shebo na nakuha doon sa building mo? Kasi that is, yan man ang kaso ngayon. Pero ito, tulong ito sa'yo dahil pera mo yun. Kahit na whatever the source of that money, legally speaking, pera mo talaga yun. Dahil lending company yung opisina mo. Tulungan ka namin ma-recover yun. Kung ilang million man yun. Kasi nakita natin, ang bigat-bigat yung malita na kinarga nila doon sa sasakyan. Kabigat ng malita na yun. Nagduda nga ako, hindi yung tag 1,000 peso bills. Baka puro barya yun na tag 20 pesos na coin. Dahil ang bigat talaga. Halos tatlong tao, dalawang tao yung nagkarga ng malita na yun. Ayaw mo? Sorry, Your Honor, but I have to invoke my right to remain silent. I am also sorry for you. I am sorry for you. Gonzales. Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead. Thank you, Mr. Chair. Okay, Colonel Gonzales. Again, bakit ka nandun sa area ng WPD no October 8? Good morning, Your Honor. Your Honor, at unang-una po, tinawag po ako ni... Pakilakasan, pakilapit yung mic. Unang-una po, tinawag po ako ni Lieutenant Cameron na pumunta dun sa area kasi... proud na proud po siya na naka-accomplish yung pedeg ng malaking halaga ng siya. Sino ito? Si proud na proud sino? Si Lieutenant Amerol, Your Honor. Lieutenant Amerol. And pangalawa Andito po. Dito siya. Opo, Your Honor. Okay. Pangalawa po, tumawag po sa akin si Saribanyes na mag-proceed po doon sa area. Na? Mag-proceed po doon sa area, doon sa kwan. At ang sabi po niya sa akin, ang exact na pagkakasabi niya sa akin is, hindi niya alam kung ano yung ginawa ng tao niya, baka pwede pumunta ako doon at nalimutan ko lang po sir yung nasa statement ko sir. Pero ang tema po sir, pinapunta po niya ako dahil parang titignan niya kung anong ginawa ng tao niya kasi parang nalaman po niya na may mga dati po akong tao na na-involve po sa paghuhuli kay Sergeant Mayo. And pangatlo po sir, hindi lang po nila inaamin sir ng pideg. Mayroon po kaming arrangement na tutulong po ako sa kanila. Mag-provide lang po ako ng information. Yun po Your Honor. Okay, during the narration of Gerald Domingo, he mentioned your name, Colonel Gonzales, na bakit ka nga nandun sa crime scene. At ang sabi mo kay, if I'm not mistaken, kay Gerald Ibanez, na bigyan ng reward yung informant mo. Nabigay ba yung reward? Ganito po yun, Your Honor. No, yes or no, nabigay ba yung reward?
Wala pong na-region doon, Your Honor. Wala pong naibigay, Your Honor. Ano, ano? Wala pong naibigay doon, Your Honor. Wala naibigay. Okay. Next question. Who is your informant? Yun nga po ang sinasabi ko po, Your Honor. Hindi po sa akin galing, sir, yung information. No, ang sabi mo kay General Ibanez. General ba? General Ibanez. General Domingo, sir. Ha? Ibigay mo na yung reward sa aking informant. Is that clear, General Domingo? Yun ba sinabi mo? Yes, sir. All right. Now I am asking you, Colonel Gonzales. You better tell the truth. Yes, Your Honor. Ito po yung nangyari, Your Honor. Who is your informant? Period. Your Honor, hindi po ako yung nagbigay ng information, Your Honor. Ganito po yun, Your Honor, yung nangyari po. Dumating po ako doon 4:29 po ng hapon. Nung nakausap po nga po sila, mayroong mga usapan po nga kami na may follow-up nga daw, pero hindi po ako doon pumapayag. Naririnig ko lang po yung usapan nila na ganun po ang gagawin nila. At ito po yung mga options. And then, kinausap ko po si Sir Domingo, sabi ko, Sir, baka pwede kausapin ko lang muna yung mga dati kong tao. Ang sabi niya, okay, sige. Actually, Your Honor, binigyan po niya ako ng 5,000 pesos para makainin po yung mga tao. Lumabas po ako doon after more than 15 minutes. 4:46, Your Honor, kinausap ko po sila. Pumunta po kami sa isang restaurant, or parang tapsilugan po yun, Your Honor. Yun nga po ang sinabi ni Sergeant Mananghaya sa akin, Sir, paano naman daw po yung reward para po sa alpha nila? Ang pagkakaralig ko po is yung alpha nila. Kaya po nung bumalik sige, po ako... Sige, Mananghaya, sinong alpha nila? Sinong alpha nyo? Your Honor, kagaya po ng sinabi ko nung nakaraan na session, wala po kasing, hindi po kasi ganun ang pagkakasabi ko. Yung reward po na sinasabi po namin sa kanya, ito po yung binibigay ng opisina na para panggastos na rin po namin para sa pagtatrabaho. Yung, so who is lying now? Yung, sabi ni Gonzales, Colonel Gonzales, para sa alpa ninyo, Mananghaya. Tapos ngayon, ikaw naman, sinasabihan mo si Gonzales na yung reward galing sa opisina na para sa operating unit. Which is which? Sino ngayon na nagsasabi ng totoo sa yung dalawa? Ano, yun lang po ang pagkakasabi ko sa kanya, yung reward. Pero wala po akong sinasabi tungkol sa Alpha. Kasi kagaya po sinabi ko po nakaraan. Gonzales, wala po talaga. Directly sinasabi ng tauhan mo na hindi yung para sa Alpha. Tapos ngayon, ikaw humihingi kay Domingo ng para sa asset. So, sino ngayon ang asset nyo? Normally, Your Honor, pag humihingi po tayo ng reward, hindi naman po para sa atin. Humihingi po tayo ng reward, hindi naman po para sa police. Wala pong hinihingi. Oh, yun na. That's very clear. Yun po yung totoo. Meron ba talagang kaya po yung recipient yan? Kaya po yung sinabi nila sa akin na reward para po doon sa Alpha, mga 5:41 po, pumunta po ako kay Juan. Okay. Wala pa akong nag-cite in contempt dito na babae na pulis, ha? Please don't make me do that, ha? Nakadalawa ka na, ha? Kanina, yung pera na sinasabi mo, 1.7, hindi mo nahawakan, hindi mo nabilang, hindi mo nakita, pero ikaw nagsabi na 1.7. Very clear yan na pagsisinungaling, iha, ha? Huwag mo akong pilitin na mag-contempt ng isang babae na pulis. It will really break my heart. Kaya please, magsabi ka ng totoo. Pagdating dito ngayon, itong sinasabi ni Gonzales, kung ikaw ba humingi ng reward para sa alpha ninyo? So kung ganun ang pagkasabi, may hawak ka na alpha. So ngayon, may alpha ka o wala? Direktahan tayo. Yung ano, wala po akong alpha. Sige. Hindi po kumahawak na alpha. Sige, wala kang alpha. E paano ngayon yung impormasyon, saan galing yung impormasyon, doon kay Mayo? Paano ninyo nahuli si Mayo? Pabalik na naman tayo dito ngayon. Your Honor, information lang, kagaya po sinasabi ko po nakaraan, puro information lang po ang pinibigay po namin. Kasi po IFLD po kami. Kami po yung nagbibigay ng information. Kaya nga, saan galing ang information ninyo? Paano kayo makabigay ng information kung walang ibang source? Kayo lang inimbento niyo yung information? Your Honor, hindi po. Paano?
Your Honor, yung trabaho po na yon, yung trabaho po namin, kami na po yung nag-build up po nun. Kumbaga po, yun po yung mga dating trabaho na rin po na ginawa po namin. Na yun naman pala eh. Yun naman pala eh. Wala kayong informant. Kayo nag-build up. Kayo nag-sumikap na makaproduce ng informasyon. Oye, dito kasi tayo nagkagulo-gulo sa issue ng informant. Dahil gusto ninyo, kung sa Bisaya pa, gusto ninyong kuprasin. Gusto ninyong, alam niyo yung kupra? Sa Bisaya, yung kupra, yan yung harvest time. Kasi ang buhay doon sa Mindanao, kami masyadong dependent sa kupra. Pag sabing kupra, harvest time yan. Magkupra tayo, may magkakapira tayo. Gusto ninyong kuprasin, gawing kupra, yung reward na 2 million para sa informant. Kaya nagkandalit-silit siya ang trabaho ninyo. Ano? Wala kang informant, di ba? Pero kiniklaim ninyo ang reward money. Ibig sabihin, gusto talaga nyo kunin yung 2 million. Yung ano, hindi po kami yung operating team po ng napagkakahuli po kila Sergeant Mayo. Ang SOU-4A po, sila po yung mag-claim po sa PIDEA po. Yun po yung reward sa PIDEA nang gagaling. Eh, kung sila operating unit, sabihin din naman nila, informant galing sa inyo. Kayo may hawak na informant. So in the end, kayo rin talaga magtatanggap ng pera. Unless kung si Gonzales lang ang magbulsa ng pera na ito, hindi makarating sa inyo. Kasi si Gonzales man na nag-claim ngayon doon kay Domingo. Ayaw kong mag-temp ng babae. That's the last thing that I would like to do. Kaya magsabi ka ng totoo. Balikan kita doon sa pera. Nakita mo, hindi. No. Nabilang mo, hindi. No, yun. Ha? Bakit masyado kang kumbiktado na mas convinced ka na nagsabi kay Gonzales na 1.7 lang laman ng malita galing doon sa opisina ni Juan Mayo? Yun po kasi yung kasabihin ko po, yun po kasi yung kwentuhan. Yung sino nagkwentuhan? Yung lahat po ng... Sino? Sige, sabi po. Sino nagkwentuhan? Na narinig mo? Grupo po. Sinong grupo? Sabi ka ng pangalan. Sino ang grupo? You want to conceal the truth? I will contempt you now. Sige. Yun din po kasi yung usap-usapan nga po na... Usap-usapan nga? Sino nga nag-usap? Alam nga naman, narinig mo lang yung sa radyo? Sino? Sige, sabihin mo sino nagsabi ng 1.7 para maniwala ko sa'yo na hindi ka nagsinungaling. Sino nag-usap? Narinig mo? Sige. Wala po yun. Ha? Wala, narinig mo tapos walang nag-uusap. Honor, pasensya na po kasi hindi po kasi ako makapag-isip kasi po may panareceive na rin po kasi ang Napulcom na charge po namin eh. So ha? Kailangan po namin maghanap ng abogado pa kasi wala. Naku, pabugado-bugado ka na ngayon. Akala ko matino ka na babae. Ngayon pabugado-bugado ka na. Sinabi mo na 1.7 tapos hindi mo masabi-sabi yung kasamahan mo? Takot ka sa kanila? Ha? O ngayon, imbinto mo yun. So, i-contempt kita ngayon dahil nagsisinungaling ka. Nag-imbinto ka lang pala. Hindi po, Your Honor. O, hindi pala. O, bakit hindi mo masabi kung kanino mo narinig? Kasi po, Your Honor, nakalimutan ko na po kung saan ko na, na kung kanino ko po nadinig. Ang hirap naman po. Uy! Uy, kababaw mo naman, Iha. Uy, kababaw mo naman. Masyadong mababaw yan. Ay, ganito na yung training natin sa ating kapulisan, mga generals. Ha? Generals, what is happening to our PNP? Pati babae? Marunong na magsisinungaling? Policewoman? We during our time, we held our policewoman in very high respect dahil sila yung pinakalas na magsinungaling. Pero ngayon, ganyan na, harap-harapan na magsinungaling, Malangaya. Taga saan ka ba, Malangaya? Sampaloc po yon. Sampaloc, alam mo, mayroon akong buddy-buddy, very close sa akin sa PMA, nung kadete kami. Si Kadet Jongke Malanghaya, may his soul rest in peace. Very close yun sa akin, taga Bulacan, Baliwag, Bulacan. Anak ng dating mayor ng Bulacan yon. Very close sa akin, napakabait yon na Bulacanyo. Hindi yun nagsisinungaling. Ewan ko sa'yo, bakit ganun ka? Ha?